ay mga baby love. Channel. This is Ayan and filming again for a new vlog. So welcome to my 28th vlog. Yes! So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para ma-notify ka kung may bago akong release or upload a video. So for today's vlog, i-share ko sa inyo ang aking unboxing. Yes! Unboxing. So, mag-unboxing tayo. And actually, na-open ko na siya. Kasi nung... Siyempre, kailangan ko i-check kung okay siya. So, ayun. For that time, hindi ako yung nag-open nun. Yung, which is the sales assistant or sales associate. So, for today, ako na talaga yung mag-unboxing nito. And gusto kong i-share sa inyo. At sobrang tuwa ko dito. So, wait lang. Kung mapapansin nyo pala ito. Ito yung ginamit namin nung nag-DIY photoshoot kami. So, hindi ko pa siya tinatanggal kasi hindi pa ako tapos. Meron pa akong next na gagawin. Hindi ko muna siya tinatanggal para sa next photoshoot ko. DIY photoshoot. So, yun lang. Share ko lang. So, without further ado, let's G. Let's G. Ito na siya. Bag niya. So, start na natin. Yeah! Oh! Alam niyo na ba kung ano ito? Hulaan niyo. What? Laki! Hula! Sige, na-umpisa na natin. So happy. Tonto ako dito. So, umpisan mo na natin. Ano na, hulaan niyo. Sige naman. Oh. Ta-da! Ito yun. Ito talaga yun. Dejo. So, mukhang nahuhulaan niya na kung ano yung i-unboxing ko. So, at alam niyo na talaga kasi nandiyo siya sa title. Dalo. Kaya alam niyo na kung ano ito. Ayan. So, ito. May idea na. So, yan. Ito. I'll get this free. Free to. Sa binili ko. Then, ang laman nito ay meron akong laman siya sa loob. Anong ka nagsisira, uno? Joke, wala pa. So, alam mo na yung free SD card din. May free SD card siya, which is 16 gigabytes. Free. So, dito na siya. So, again, this, again. So, nakuha ko itong dalawang to ng free. Free bag and free SD card. Next! Ito na! Ay, but wait pala, because... Before ko makalimutan, binili ko siya sa may Alabang, Festival Mall Alabang. Yes, then nalagay ko dito yung shop na pinagbilhan ko. So, this. The TCA. So, kung gusto niyo bumili nito, punta lang kayo dyan. Da-da-da. So, yun. My God, yan ko lang. Yan ko lang na-realize. Kakulay ko. Kakulay pala ng damit ko yung ipobag. Damn! Ulaga! Ulaga! Char! Ano? Tumay! Wow! One, two, so let's do the unboxing na. OA na, OA na. So, oh my gosh. Yum. So let's open it. Oop. Makita ang price. Oop.
So first, open natin siya. This is the Bandahan Fuji Film XT100. So para sa mga beginner, mga beginner sa pag-vlog. So ito yung magandang camera. I think siya. Actually, nakita ko siya sa mga reviews. So first, ayan, in-open ko na. Una natin makikita ay yung booklet na. The manuals. The manual. So ito yung manual. Tamad naman ako magbasa sa ganito. Panigurado. Nakakalipot lang ako. What? What the fuck? Alito din ko na. Nakakalipot. So ito yung manual niya. Tamad pa ako dito magbasa. So, I think, sarili na sikap lang ako dito. And tingin siguro sa internet. Actually, natingnan ko na pala. Nakapanood ako ng mga reviews niya. And kaya siya rin yung na-decide kong piliin na. Kasi dalawa yung pinigil ko. It's either Fujifilm and Canon. So, ito na yung talagang tinibok ng puso ko. Ito na yung pinigil ko sa akin. So, manual. Manual. So, next. Ito na. So, open ka muna. Mag-upsa muna tayo sa mga laman para ganyan. Hindi sa camera muna. So, sa una makikita natin ay here. Yung lace niya. Camera lace. So, open na natin. So, here siya. By the way, yung pinili ko palang color. Later na lang. So, ito yung idealist camera lace niya. So, next is charger. Yung charger niya. So, magsasang siyang cord. Ito. And then, yung tawag dito, ano lang ko? Yung pagkasaltakan. Ito siya. Ganito siya. Yeah. So, yan. So, basta. Charger. Yung charger niya. Gago! Next. Extra battery. Hop. Ano ba? Siyempre, may kasama din siyang lens. So, ito yung dito sinasal. Dito yung iniikot. So, ito yung pinaka-lens niya. Ito yung dinidikit sa mismo camera. So, mamaya, discuss ko. Lights off. May bukod sa unboxing, may konting reviews din ako. Konti lang. Kasi hindi ko pa siya, hindi pa ako masyado familiar sa kanya. So, let's. Sama lang. Hello, nararamdaman ko. Finally! Pagkita ko sa inyo. Fujifilm X-T100. So, this is Fujifilm X-T100. Color na pinili ko is the champagne gold. So, we have three different color of this camera. So, champagne gold, dark silver, and black. So, tatlo yung color niya. And, ito yung pinili ko, the champagne gold. Siya kasi very unique siyang tingnan. Yung kulay niya. And, vintage. Parang vintage yung style niya. Vintage yung look niya. So, unique and, yun, vintage. Kaya ko siya nagustuhan. Ganda kaya, di ba? So, ayan. So, kapit na natin. Whoa! Oh, no! Kabit. So, yan. Ito. Lalagay mo here. And then, switch. And then, turn pala. What do you call? Clockwise. I think. So, ayan na. Then, up and here na. So, ayan. Ito na itsura na. So, mag-start tayo sa, syempre, on and, ay, mag-start muna tayo here. So, here, dito mo siya pwedeng, and, yan. So, may cord, may salpakan dito, which is, dito mo pwede salpak yung cord ng mic. Yes, may mic pa dito. Pwede mo ilagay yung mic dito. Then, here yung charger. Salpakan ng charger. Then, next, sa ilalim, meron dito yung
battery, and also the SD card. Then, pag-open, ganyan. Then, pag-close, pabang. So, yun na, the, yung cord ng mic, para sa mic, then charger, and battery, and SD card. So, next, malalagay ko dyan sa screen yung features niya, yung advanced features niya, makikita niya. So, next, so, this lens, pre-lens siya, diba? Kasama na siya. It has 45mm kit lens, and also, yun lang. Yun lang, actually. So, siya ay X15 45mm kit lens. So, yun yung finya. Ito yung finya. Sinasabi ko. Then, also, detachable siya. Pwede kayong bumili at napapalitan siya. Ay, yes. Nakita nyo mo kanina, di ba? Kinabit ko siya. So, detachable siya. Pwede kayo, pwede nyo itong palitan. If gusto nyo nang palitan yung lens nyo na mas higher pa. So, pwede. Okay. So, natatanggal siya. Nakita nyo naman kanina na kung paano ko siya kinabit. So, in short, detachable, napapalitan. Pwede palitan. Parang, char. Hindi, hindi na ako babanat. Hindi na. What? What the fuck? So, next. So, next, so, punta tayo sa on, here. Ito yung on button niya. So, punta mo lang tayo sa side here, right side. And then, open na siya. So, next, punta naman tayo here. Pag open mo lang, dito yung on and off. Well, dito, ito yung pindutan, the power, the shutter, kung magka-capture ka na ng picture. And this one is the brightness. Ito, itong bilang na to. Well, this one, ito yung mga features niya. Ito yung mga what do you call this one? So, yun yung function dial niya. So, ito yung mga functionals niya. Which is, meron dyang advance. So, meron dyang program 8, shutter priority. Meron dyan automatic mode. Meron dyan manual. So, meron din panorama. Yan. Meron din night. Sport. Landscape. And portrait enhancer, beautifier, parang the cellphone, may beautifier. So, meron din pa. So, pakita ko sa inyo. Ay! So, yan ang may portrait. May landscape. May sports. May night. Yan, meron, diba? So, yan. Ito yung mga functionals nito. Then, next. Ito, we have this one. Yes, ito ay para sa flash niya. Yes, meron siya bukod sa flash here. Meron siya another flash here. See? So, good thing, di ba may mic dito? Good thing, ito, di ba? Once na mag-vlog ka, maganda nito yung screen niya is, yes, wala siya sa taas. So, hindi siya maharangan ng mic. Kasi yung screen nito, para makita ko sa sarili ko, once na nag-vlog ako is, nasa side. So, mamaya pagpakita ko sa inyo. So, ayan yung mga flash niya. So, meron din siyang beauty finder. Katulad sa sinasabi ko kanina. So, this one, pwede mo siyang tingnan dito if you want na focus lang sa mata. Like, this one, ganyan. Then, kung ayaw mo naman, ilapit pa yung mata mo here para makita mo. We have a screen here. So, mas better, I find na mas okay sa akin yung sabal as this one. Kasi yung hirap sa akin, parang hirap kung gagawin ko pa. So, mas dito ako more natingin sa screen. So, it's either here or here sa maliit. So, ito yung beauty viewfinder niya. Or electronic viewfinder. So, next naman. So, this naman, yung kung sinasabi ko sa inyo kanina, good thing may mic siya here. Tama. So, once na nag-vlog ako, meron siyang LCD monitor. And yung LCD monitor niya is hindi siya dito. Kasi may iba-iba dito. So, pag once may LCD monitor dito, then may mic. So, hindi ko makikita yung sarili ko. So, may parang useless kung nandoon, diba? Pero, different case. Basta, ang nagustuhan ko rin dito yung LCD monitor niya is nandito sa tabi. Tapos yung mic nandito. So, yun din yung isa sa nagustuhan ko sa kanya. So, with this LCD monitor, we have, may three ways siya kung paano gamitin. So, first, here. Sige, pakita ko muna. Sa side. First one. Yan. Side. So, ito yung sinasabi ko. So, in case may mic ka dito, ito yung side. So, pagkakunan natin. Pagkakunan natin kasi. So, here sa side. Yung lens niya. So, ito yung pinaka-favorite kong lens kasi ito yung convenient and nice sa akin. Maganda kasi siya kasi hindi nga natatakluban. So, ito yung convenient and very nice para sa akin, which is dito sa side. Hindi kasi natatakluban pag may mic. So,
So, yung next, yung second way kung paano mo siya rin gagamitin is very usable is also this one. Here, yan. Pwede mo siyang i-half para in case may pipicturean ka, like, kunyari ganyan. So, well, kunyari ganyan. So, hindi ka na mahihirapan tingnan nung parang iba here. Parang kaganyan, first land. So, kasi nakikita mo na dito. And also here, yan. Yan. Kunyari, pag may kukunan ka, pag may kukunan ka pababa, hindi ka na mahihirapan tingnan. Hindi ka na mag... Demo. Hindi ka nagaganyan. Hindi ka nagaganyan, di ba? Kasi usually, pag may pinipicturean ka sa ibaba, dito, like dito, kaya ito, gaganyan ka pa. Kaya ito na ganito. Gaganyan ka pa, di ba? Pero ito, pwede mo siyang iganto na lang. So, stay ka lang ganyan. Hindi ka na mahirapan. Let's picture lang. Kaya ganyan. Picture. Kasi unlike, gaganto ka pa. Di ba? Ang hirap. Pakahirap ka. Damn! So, ito naman yung isang sinasabi kong half. Like, kunyari, pagpa-slant, pwede. Pagkukuha ka ng pa-slant, something like ganun. So, yun yung very, very, convenient talaga sa akin is yung sa side. Kasi hindi naman ako masyado napipicture ng pa-ganyan eh, ng pa-ganyan. Okay, para lang sa mga real photographer na kanya, pot-shot sila. So, yun yung, okay, next! Open na natin siya. So, yan. Papakita ko sa inyo yung, mga functional niya. Makatunok, tinuro ko kanina ito here. Oh my god, kunan yung sarili ko. Wait lang. Wait lang po, sorry. So, ayan. Punta tayo here. So, meron nga po na sinabi ko. Meron siyang manual, auto, S, and portrait SR. Pero malimit ko ginagamit dito is malimit. I mean, yung nung sinubukan ko siya, actually, nasubukan ko na talaga siya. Kasi nga, kinaligot ko na siya. So, SR Plus. Mas familiar sa akin gamitin. So, madali siyang gamitin. Hindi na need mag-adjust ng brightness. And also, yung ISO niya is maganda na siya. Then, also touchscreen. Pag nag-picture ng example. See? Nakita nyo? Ulit. So, nakita nyo. Touchscreen siya pwede. And also, may mga advanced filter siya kung gusto mo siyang palitan. And also, meron siyang beautifier. Like, meron sa cellphone, di ba yung mga parang uso na beautify na? Na para i-enhance mo yung beauty mo. So, meron din dito. Basta makikita mo to. Itong parang may courting babae. So, ayan. Papakita ko, wait. Hirap eh. So, ayan, meron siyang here, ito yung, ano niya, beautify. So, yun yung beautify niya, itong may babae. So, pag gusto mo i-enhance yung face mo, like, sobrang keen niya. So, mamaya, ipapatak sa inyo yung picture ng with beautify and without beautify. And also, ayan yung, ano niya, advanced. So, SR Plus, Portrait, so, manual, then landscape, then night mode, sports. So, SR Plus, yung tulad nga na sinasabi ko, madaling gamitin para sa akin. Very convenient siya para sa akin. Hindi na need mag-adjust ng brightness. And also, the ISO, kung saan na siya mag-focus, kung saan mo gusto i-focus yung kukunan mo talaga. So, okay. Then, pakita ko rin sa inyo ang kanyang settings. So, wait lang. So, ayan sa settings. Puna tayo here. So, punta tayo na. Menu okay. So, ang malimit kong ginagamit dyan is... Wait lang. Sorry. Kasi yung ginagamit ko nga yung cellphone. Kasi ay mag-focus. Yan. So, ang ginagamit ko dito is the number 5. Wait. Yan. The shooting menu number 5 here. So, punta tayo sa movie setup. So, yan. Sa movie setup, ang lagi ko lang ginagamit is... Ano ba yan? Hirapan ako today. Sa movie mode. So, ang lagi ko lang ginagawa is yung pinakamataas is 1080x2594. Kung gusto nyo, pwede nyo naman babaan. Pero ako kasi parang mas gusto ko to. Kasi nung tinry ko na nga siya. Yeah, mas gusto ko to. Then, next, yung HDR speed niya off lang. ISO, auto lang lagi yung ginagawa ko. So, next, focus mode, yan. So, continuous AF lang lagi yung ginagawa ko. And, single AF. Alin dyan sa dalawa lang yung nagustuhan ko. Kasi, ito na sabi ko sa inyo, medyo nakalikot ko na nga rin siya actually. So, late na pong pag-unboxing ko.
sobrang excited ko. Hindi ko na siya masyadong napakit. Yung hindi, parang hindi ko na naunang mag-unboxing. So, kinalikot ko na talaga siya. Kasi kalikot na yung ginawa ko bago ko i-film tong unboxing. Sorry na. So, yan. AF mode. Area lang. So, yan. So, yan lang lagi. Then, kung gusto mo naman yung diretso na, like, transfer, mayroon naman itong wifi. Basta mag-download ka lang ng Fujifilm camera, remote camera. So, yan. Disconnected ako. Or kalikot pa. Next time, pag sobrang nakalikot ko na ito, ituturo ko na yung ibang reviews nito. From for now, ito na lang muna. Kasi, ito pa lang yung alam ko and familiar sa akin. So, yan. Shutter time. Namista. So, yun lang. Yun lang yung ginagawa ko. Ginagamit ko pala. Malimit. Then, pakita ko sa inyo yung mga chair ko. Kunti lang. Tinry ko siya. Oh, ayan. Kinuha ko kanina. Diba? Sobrang focus siya. Linaw-linaw na. So, ayan yung mga tinry ko kanina. So, ayan yung mga kuha ko dyan. Night mode. Then, later, pakita ko nga pala po ulit sa inyo yung sabi ko na yung may beautify and doubt beautify. Ginamit ko na siya actually. So, yun lang po yung masasabi ko for this camera. Lang yung ma-reviews ko ngayon dito kasi hindi ko pa talaga masyado siyang kabisado. Yun pa lang yung mga nakalikot ko. And I think kailangan ko manood talaga ng more reviews din nito. More videos about here. And more basa din sa manual, I think. Kasi based on sa mga na-try ko lang to. Ay, so, pakita ko na sa inyo yung ibang... So, ayan, napakita ko na sa inyo yung ibang reviews nito. Reviews. Ibang features nitong camera. Itong in-unboxing to. So, done unboxing and done content knowledge about this X-T100. Content reviews na ginawa ko. So, pag medyo nasipagan na akong basahin yung manual. So, i-reviews ko yung full talaga ng camera nito. So, for from now, yun na lang muna. So, yun lang kasi pa talaga yung alam ko po. So... Oh my god. So, ito maganda siya for beginner user or beginner sa beginner user or beginner, I mean beginner sa magba-vlog. So, mas maganda ito. Ito muna yung gamitin niya. I think para sa akin, ha. Huh? X200 paso. That's it for today's vlog. So if you like this video, please like, share, and subscribe. And syempre, click the notification bell para ma-notify ka may bagong upload or release na video. So, that's it for today's mga baby loves. So, bye-bye. Thank you all. Thank you all baby loves for watching this vlog. And So, ayun. Gusto ko lang sabihin sa inyo na mag-ingat kayo lagi because it's MECQ na again. So, stay hydrated, stay safe. Always wash your hands, use alcohol. Okay, always sanitize. So, keep safe, everyone. Bye! Thank you, mga baby loves. Love you all and God bless us. I love you. Bye-bye!